Yo, musta mga techno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at nagtataka kayo, Poltech TV na naman. Medyo nagpa-poll ako nakaraan at majority doon gusto nilang ibalik yung Poltech TV. So ibabalik natin yan after 5 days kasi naghihintay lang ako ng confirmation dito sa YouTube. So welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon is the Honor X7A. Panoorin nyo muna itong buo yung video kung worth it bang siyang bilyon sa presyo niya. So bago ang lahat yung box muna natin. So sa box may nakalagay dyan na Honor X7A. Sa loob naman ng box, meron tayong SIM injector pin, Type-C cable, at isang 22 watts na charger lang. So may kalitan to. Ang nakuha kong charging time dito, 2 hours and 45 minutes. So ganun siya katagal dahil 22 watts lang yung charger na nilagay dito. Dahil ang capacity ng battery nito ay 6,000 mAh na battery. Medyo malaki-laki yan at ramdam ko talaga sa phone na may kabigatan yung phone. At medyo may kakapalan nga yung gilid nito dahil nga dun sa battery. So in-expect ko na yon na tatagal talaga yung battery nito. Yun nga lang talaga, matagal tayong mag-charge dito sa phone na to. Nagustuhan ko dito yung back panel niya, sobrang glittery effect o parang may naglalarong rainbow kapag tinamaan ng ilaw. Sa bandang camera module naman, may dalawang bilog dyan, pero yung isang bilog nun may dalawang camera dun kung di ako nagkakamali. Isang ultra wide tapos isang macro lens. Then sa taas yung main camera natin na nag-iisa lang. Sa tabi naman ng flash yung depth sensor natin. So nagustuhan ko dito yung design ng camera module at yung body ng phone may pagka curved edges siya. Moving on dito sa bottom, meron tayong audio jack, microphone, type C port para dun sa charging at isang speaker lang. Sa kabilang side wala tayong makikita dyan. Then other side naman, power button tapos yung volume rocker natin. So yung power button na yan, yan din yung nagsisilbing fingerprint scanner niya. At sa top naman, microphone tapos SIM card 3. Actually, hybrid SIM card 3 ito. Pero ang kinagulat ko lang dito, parang ngayon lang ako ulit na nakakita ng SIM card 3 sa taas o dun sa bottom part ng phone. Usually, nasa gilid o kaya minsan nasa baba. So dito, katabi siya ng noise cancelling microphone. At hybrid nga yung SIM card 3 nito, pwedeng dalawang SIM, isang SIM o kaya isang memory card lang. So may option tayo dito. Ang presyo ng phone na to is naglalaro sa 7,000 to 8,000 pesos. To be exact, 7,990 yata to. Sa presyong yan, magkakaroon tayo ng thin film transistor display o to be short, TFT display, which is hindi ko na nakikita sa market to. Usually IPS o AMOLED na. So ang resolution nito, 720x1600 pixels. Ang size na pan is 6.75 inches. May kalakihan talaga siya. Then may notch display tayo sa taas at may kakapalan yung display nito sa bandang baba. Pero kung titignan mo naman yung display, satisfied naman ako. Wala siyang pinagkaiba dun sa IPS na nakikita ko. So hindi ko masyadong makita yung difference ng IPS sa TFT display pagdating sa phone na to. So far nagulat ako na kahit 720 lang siya, para siyang nasa 1080p. So yun yung nakikita ko sa phone na to. Then sa YouTube naman makakapag-play to ng 1080x60fps. Kung panonood lang ng movies, YouTube, Netflix, wala kang problema yun dito sa phone na to. Except lang kapag pupunta tayo sa ibang apps, medyo may kabagalan siya mag-open ng mga apps. Lalo na kung magtatambak talaga tayo ng mga apps dun sa background niya. So mahirapan talaga tong phone na to. Dahil nga yung ginamit na processor dito, chipset, is the MediaTek Helio G37. So may katagalan na tong chipset na to. Nag-launch to noong January 1, 2020. So almost 3 years na napag-iwanan tong processor na to. At sa ganyang dates naman na 3 years nung agwat, okay pa sana kung mid-range o flagship yung processor na to. Pero entry level lang talaga. So may katagalan na siya at medyo mabagal pa talaga yung processor niya. In short, na mapapag-iwanan ka talaga. So hindi siya papalag talaga sa Mobile Legends, hindi ka talaga makakaon. So pinatay ka na, hindi mo pa alam. So may delay talaga. Kahit sa ibang games, talagang medyo may lag talaga o may delay talaga. So kung gagamitin nyo itong pang gaming, lalo sa online games, hindi talaga to papalag kahit casual gaming kayo. Siguro yung mga offline games na maliit yung graphics, pwede pa siguro. Pero sa mga online games na gagamit pa kayo ng data, mag-lag na talaga siya at hindi niya kakayanin. Kahit nga sa pagbukas ng apps, medyo hirap din siya. Pero napansin ko sa phone na to, inconsistent siya. Minsan medyo mabagal siya, minsan medyo mabilis naman siya. So parang naglalaro talaga siya sa ganun. Pero sabi ko nga kanina sa umpisa, ako panood ng movies, YouTube, palag na palag tong phone na to at tatagal talaga. Pati naman sa social media, pang take ng calls, kayang-kaya naman siya. Kumbaga parang may basic phone ka dito na pwede sa ganun. Hindi lang talaga siya pwede sa mga heavy tasks o kaya multitask. So nahirapan talaga yung processor niya at mahirap magbukas ng mga applications.
Ngayon, pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixel na main camera, 5 megapixel na ultrawide, 2 megapixel macro, tapos may 2 megapixel depth sensor tayo. Pagdating naman sa selfie camera, 8 megapixel selfie camera. Sa selfie camera naman, hindi rin siya consistent. May pagka bluish, tapos minsan okay naman siya sa low light condition. So, hindi siya consistent talaga. Pero hindi ko naman sinasabing pangit yung camera talaga nito. So, may nakikita akong maganda sa camera nito na expect ko medyo pangit talaga. So, may kagandahan din naman siya. Hindi naman din ganun kasama, as in magagamit mo naman talaga. Yun nga lang talaga sa video, kapag naglalakad tayo medyo magalaw siya, which is expected ko na yun kung ano talagang nasa video nito o nasa camera nito. So check nyo lang yung mga sample dyan, kayo na lang umusga. Pero dun sa presyo niya na 8,000, siguro kung gagamitin nyo lang ta pang calls to o kaya pang social media lang, pwede naman. No, kaya panonood ng movies, pwedeng-pwede naman siya. Na parang secondary phone nyo, mga ganun, pwedeng-pwede to kasi tumatagal nga yung battery. Pantik ng calls, pwede sa mga riders, pwedeng-pwede itong phone na to. Pero personal use talaga, medyo mahirapan kayo kasi mahirap nga siya magbukas ng mga applications. So sa camera, sakto-sakto lang pantik ng mga pictures. Sa video, kung hindi ka naman gumagalaw, hindi ka naman malikot mag-video, pwedeng-pwede naman to. So yun yung para sa akin. Pero kung gagawin yung primary phone to, siguro mag-invest tayo ng mga 10,000 na phones, 11,000 na phones, like yung Infinix Zero 5G 2023 nga. Maganda yung processor nun kumpara dito. So mag-add lang siguro kayo ng mga 4,000 kung kaya nyo pa maghintay. Pero kung ganyan lang talaga yung budget nyo, pwede naman siguro kung social media lang, panood lang ng mga boobies, pwedeng pwede na tong phone na to. So yun yung para sa akin. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. At magkita tayo sa next videos natin at marami tayong i-unbox sa channel na to. So once again, this is Paul. Will you find me? Hope you find me. When the sun